pag-aaralan, pag-uusapan ng araw na ito. At tinadalangin namin naway tago niyo ako sa inyong likuran upang tuloy ng salita ang mga ibabaw. Muli, Ama, dinadalangin ko rin po ang mga paparating pa lamang po. Ingatan niyo po sila sa kanilang mga biyahe, Panginoon. Muli, Ama, sa iyo lang po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng aking devotion today is Worrying Robs Our Joy. Ang teksto po nito is sa Philippians 4 chapter 4 verse 6 to 7. Basahin lang po natin. Then pong buksan ng ating Bible, no, sa aklat ng Philippians. Chapter 4, verses 6 to 7. Let me read sa ESV and after. Basahin ko sa Tagalog. Verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Then let me read sa Tagalog, no? Sa Abtag. Sabi dito, verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang magiging ng iyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Pag-iisip lang po. Thank you. Hello. 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 Check. Mic check. Yan. Yon. Hello. 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 Yan. Konting background lang sa Philippians, no? Sa book ng Philippians. Yung Philippians is written, no, Bible. Alam natin 'yan, no. Sa chapter 1 verse 1 sinabi doon. And isinulat niya yung book na ito, epistles na to, while he is in prison, habang siya ay bilanggo. And then sinulat niya yung books na to sa mga para encourage yung mga taga Philippian church, no, na lumakad kay Kristo. And may kita din natin dito yung paulit-ulit yung sinabi na yung salitang rejoice, 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 no. Rejoice in the midst of trials, sufferings, no. Kita natin sa chapter 1 verse, yan. Sa chapter 1 8:30, and rejoice then in humble service. Chapter 2 may kita natin. Then rejoice in anxiety. Kita natin to sa patatapos ng Philippians, no, sa chapter 4. And may kita natin din dito yung paradox na sa sitwasyon ni Pablo, na si Pablo is, alam natin, nakakulong siya. And sinabi niya, rejoice. Rejoice. Sinulat niya, rejoice. No? Ang hirap nun. Ang hirap mag-rejoice kapag ikaw may problema. Oh, sa bilanggo ka. No? And tayo, mahirap yon sa part na ang hirap nun na how we can rejoice, no? How can we rejoice in situation or trials, no? Persecution. Pero si Paul, sinulat ito upang patuloy na manampalataya yung mga Philippians, patuloy na magalak, no, sa pagsunod kay Kristo at sa kabila ng pinagdadaanan ng Philippian Church. And ang nais kong ibahagi sa inyo ng umaga, yung sinabi kong title na Worry Robs Our Joy. Bilang isang human being, no, hindi natin maiwasang hindi mag-alala, eh. Parang normal sa atin. Parang
sa may mga sitwasyon na mahirap, sitwasyon na trials, no? And nangyayari yung mga pangyayaring ano tayo, nahihirapan, hindi natin magawang mag-worry sa mga bagay na iyon. And maraming factor yung bakit tayo nag-worry, no? Bakit tayo anxious sa mga bagay-bagay. Like example, no, worry tayo about sa ating trabaho, yung mga paperworks or mga deadlines or even yung magpasok natin pa lang sa trabaho natin, nag-worry na rin tayo. Sa ating school, yung anxious natin about sa pagiging, no, alam niyo yung grades, no, anxious natin pagpasok din sa sa paaralan, pagbabiyahe. Worried din tayo sa ating mga financial. Tayo, paano tayo, saan tayo kukuha ng gastusin, saan tayo kukuha ng mga pangangailangan para ma-feed yung ating mga physical na pangangatawan na nanghihina. No? Ngayon, uso yung ano eh, yung kuha ng bata eh. No? Sobrang andami na nawawalang mga kabataan and mababalitaan na lang patay na. And isa yun sa mga worry din natin. Worry din ng mga magulang na may mga anak, pamangkin man, or relatives. Worry yun natin. And ito yung ilan lamang sa mga naisip kong worry. Sobrang dami pa. Sobrang apakarami. Hindi lang. Sobra. Napakalawak, no? Kung isipin natin yung worry. And then, nais ko tayong dumako sa parallel verse ng aking teksto is Matthew 6, 25-27. Sabi dito, therefore, I tell you, do not be anxious about your life. What you will eat or what you will drink, nor about your body. What you will put on, is not life more than food and the body more than clothing? Verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap or gathers into barns, and yet your heavenly Father feeds them. We should not be anxious, no, sa ating buhay, kung ano man yung ating kakainin o suotin o mga dadamitin. Kung ang Diyos nga, no, napapakain yung mga ibon sa himpapawid, no, mga ibon na may lipad lang, no, how much more na tayo na mas valuable sa birds, sa mga animals. And dahil no, yung pag-aala o pagiging balisa natin ay hindi nakakatulong, wala siyang benefit sa atin. Hindi na dadagdagan yung span ng buhay natin sa sabi sa verse 26. Hindi na dadagdagan even one second ng buhay natin, hindi siya nadadagdagan. Kaya sinasabi sa verse 27 na, which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Oh. And ang yung na-add lang natin sa ating pag-aalala, pagiging balisaan natin, is yung pagdududahan natin yung Diyos. No? Na makapangyarihan sa lahat, na may gawa, no? Ng heaven and earth. No? Nagdududahan natin na dumadating sa point na naiisip natin sa mga worry natin, yung di sapat yung Diyos eh. Ang ganda nga ng pinag-usapan natin kahapon. Yung sufficiency ni Christ sa ating buhay. And yun, yung nagiging cause bakit din naiisipan natin mag-worry. No? Bakit? Di sapat yung Diyos eh. Di sapat yung Diyos sa buhay natin. Kaya, ayun, na lang tayo sa worry, anxious, naging anxious na tayo. Natin makikita yung bagay na yun. And all the worry in the world cannot possibly change everything. Hindi, no, mababago nun yung pag-worry natin. Walang mababago dun. And what is the reason why we worry? Una sa lahat is
Una sa lahat yung problem. Una sa lahat, problema. I think di ka naman magiging anxious or worry kapag wala kang problema. Pero hindi ko nilalahat kasi merong mga tao walang problema pero iniisip pa rin nila bakit anxious pa rin sila no? Sa mga bagay-bagay, paano nila papatakbuhin yung buhay nila. And pangalawa is yung worrying about things is also a matter of lacking in faith. Wala tayong pananampalataya sa Diyos. Wala tayong tiwala sa Diyos. Na siya ay sapat sa lahat. Biyaya. Yung pangatlo is fearful. No? Takot tayo. Fearful tayo kasi hindi natin alam yung mangyayari sa susunod. Hindi natin alam yung mangyayari sa bukas. No? Kaya tayo nangangamba. Kasi yung alam natin, kasi kung alam lang natin yung mangyayari, hindi tayo mag-worry nun. Kasi alam na natin eh. Kaya nga yung fearful is an enemy of joy. No? Ito yung it is hard to be joyful when we afraid, no? Tama naman. Ang hirap nun na ang hirap mag-rejoice, no? Ang hirap mag-galak, no? Maging joyful. Pag tayo takot, no? Ay natatakot. Hard to be joyful when we worried about things, no? Isa rin sa part na paging worried, no? Di natin ma-enjoy yung fellowship. Kaya nga yung title, no? Ninanakaw, yung title ng devotion ko, no? Yung worry, ninanakaw nito, yung joy na meron tayo kay Christ. Kung bakit di tayo mapag-fellowship, kung bakit di tayo makadalo na maayos, kasi iniisip natin yung mga bagay na makamundo. Kung minsan nga, kahit nasa simbahan na tayo, hindi tayo makapag-fellowship kasi iniisip natin yung problema sa bahay, hindi tayo makapag-focus dito sa simbahan. Kasi iniisip natin, puro bahay, bahay, problema, problema, pamilya, mga mag-anak, o sino mang mahal natin sa buhay, o anuman yung problema sa trabaho, o anything, no? Lagi yung trajectory ng buhay natin sa puro problema na lang iniisip natin. And, bakit di natin ma-enjoy? Ayun nga, sa part ng hindi natin makita talaga kung gaano ka sapat yung biyaya ng Diyos. Kaya natin talaga tayo yung mga problema. And then, bakit di natin ma-enjoy yung fellowship? Ba natin kung minsan ay matin tayo? Yun nga, sinabi ko. And in short, no, wala talagang dulot yung pag-aalala. Wala talagang benefit yung pag-aalala. And ano yung, ito naman kung nabigyan natin yung reason, ano yung mga solusyon na pwede natin gawin para maibsan or mawala yung mga worries natin, anxieties natin. Wala na iba kundi sa panalangin. Manalangin tayo. Tayo sumamo no? Ay Kristo. Dahil alam ng Diyos, no, yung ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano yung ating mga kahilingan, no. Pero hindi niya ibig sabihin na huwag tayong mag-asa sa kanya kahit na alam na niya, no. Before pa lang di pa tayo mag-pray, no. Alam na niya yung mga kahilingan natin. Hindi ibig sabihin ni Christ dito na huwag tayong manalangin. Maging apathetic lang tayo, wala tayong pake. In fact, he encouraged us to us. No? He encouraged us na, ayun, magmanalangin sa kanya. Sa John 10:24, no? Sabi niya dito, ask and it will be given.
Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Pagandang paalala ng Kristo sa atin. Salita ng Diyos. Na, sometimes na mayroon tayong problema, wala tayong ibang. Sometimes na mga nag-worry tayo, anxious tayo sa mga bagay. Siya lang yung pupuntahan natin. Panalangin. Panalangin. And yung mga bagay na yun, nananalangin tayo, hindi para ma-benefit si Christ. Nananalangin tayo. Actually, tayo yung nagbe-benefits. Nagbe-benefit sa ating mga panalangin. Hindi nagbe-benefit si Christ dito. So, why we ask to come to Him? So that we can make, so that we may have peace in our heart. So, pray to Him. That our worries, no, anxieties, no, is, alam niyo, mawala, no. Kasi siya yung pinaka dakila Diyos na may hawak ng lahat. He is in control ng sa lahat ng nangyayari. And so, turn our worries and anxieties to prayer. And may God will guard your heart and our minds in Christ. And may God give joy and peace in our hearts. Yun, matuloy tayong manalangin sa ating mga panalangin. Matuloy tayong magpasalamat. Biyaya ng Diyos kung bakit tayo nandito. Grasya ng Diyos. Bakit tayo patuloy yung sinosustain niya. Sa Kanya lamang biyaya at awa. So, tayo manalangin. Panalingan natin. May panalangin natin yung bawat isa. Kalakasan. No? Dahil hindi tayo forever malakas. Hindi tayo forever kaya gawin yung mga bagay. At manalangin and salamat sa biyaya ng Diyos. And tayo po ay manalangin. Takilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon. Na aking nabahagi yung salita. Maraming salamat sa patuloy paggamit sa buhay ko, Panginoon. Pang maging instrumento din, Panginoon, biyaya. Maraming salamat sa mga tao, sa mga tumatayo dito. Siyang nagiging aming kalakasan din. Ama, maraming salamat sa paalala na lahat ng bagay na aming iniisip, lahat ng bagay na aming pinagkakabalisaan o mga alalahanin sa amin, Panginoon, na ang paalala na, Panginoon, ikaw, tinapos mo na. Lahat, Panginoon, you overcome the world, yung mga anxieties, worries sa mundong ito, you overcome it. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na binibigay mo sa buhay namin kung bakit kami nakakatayo. Panginoon, dalangin namin na huwag namin kalimutan, Panginoon, yung aming panalangin kung saan dito kami magiging, ito yung comfort namin, joy namin para maalis yung mga anxieties and worries, yung mga alalahanin namin sa buhay. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, dalangin namin na patuloy nyo kaming gabayan sa mga gagawin pa namin sa aming mga sa aming mga at tuloy na gagawin muli, Panginoon. Kayo ang mabiyaya at mataas, Panginoon. Mga tatayo ito sa pulpitong ito na way patuloy yung bigyan ng kalakasan ng wisdom. Panginoon, maraming salamat muli sa inyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy yung pinagkakaloob na nakalakasan, Panginoon. Muli, sa iyo ang biyaya at masasalamat at papuri. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.